Kaya gusto ko lang i-share sa inyo ang aking journey sa pangalawa kong baby. So, alam niyo po guys kung gaano kahirap din sa isang mommy kung masilan siya at marami kang gustong gawin pero hindi mo magawa kasi nga sobrang sinan. Siyempre, gusto mo din na ingatan yung baby mo. Kung baga marami kang isaalang-alang, hindi lang yung health mo, hindi lang yung mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo gawa, kundi yung mas importante is yung kaya ng baby na gusto mo na secure siya na hindi siya mawala, ganun. So, ang ma-advise ko lang talaga guys sa mga mami dyan na katulad ko rin ngayon na nagdadalang tao, kahit gaano kahirap. Kasi may mga times talaga na hindi mo maiwasang ma-stress, hindi mo maiwasang mag-isip. Syempre, ando na yung kumagalo-halo na. So, sa side ko, may mga gusto kong sabihin, may mga gusto kong hindi mo magawa. It's because kailangan may iingatan ka pa ang isang buhay. Sa side ko, kaya ko sinishare sa inyo kasi sa mga asawa na buntis yung asawa nila, sa mga husband dyan na nagdadalang tao yung asawa nyo, please na ingatan nyo din. I-consider nyo rin yung damdamin, yung emotion. Ingatan nyo din yung emotion ng asawa nyo, lalo na pag napakaselan niya. Kasi may point din na may gusto siyang sabihin sa'yo, pero hindi mo masabi. Hindi niya masasabi kasi nag-iisip siya na baka hindi naman pwede. So, kumbaga, tanongin din natin sila kung ano yung ayaw, kung ano yung gusto. Huwag lang yung sabihin na siyempre binawal sa'yo, ibabawal mo na lahat-lahat. Siyempre, unahin mo din yung emotion niya eh. Kasi nga, nagdadalang tao siya. Napaka-lambot ng puso niya. Kumbaga, doon tayo sa... Kasi, di ba, kapag nanganak ka, may postpartum na nangyayari sa isang nanay. So, kumbaga, sa akin naman, huwag lang puro bawal, puro ganun. So, kumbaga, try din natin na unawain sila kung ano yung gusto namin ng mga mommies, syempre. Kasi gusto din namin na maingatan yung babies eh. Hindi naman kami masamang mommy na gusto namin na mawala yung anak namin. Diba? So, ang gusto ko lang iparating, gusto ko lang i-share na kung sa mga asawang lalaki, try nyo rin intindihin.